Hello guys! Welcome back to my channel. It's Sir Mayo Vlogs. Welcome po sa aking munting hardin, sa aking mini paradise dito sa Gomez Street, Pamplona 1, Las Piñas City. And for today's update and for today's video ay gusto kong ibahagi kung paano natin magiging lucky charm, paano magiging maswerte ang buenas, ang isa sa mga miracle fruit na tinatawag na coconut or buko. Kapansin-pansin dito guys, na ito po yung sinasabi ko sa inyo. This morning po is napag-desisyonan kong mamalengke at nagulat ako dahil yung isa sa mga nag-catch ng attention ko, yung isang buko na may usbong. Ito po siya guys. Ayan, pakita ko po. Nabili ko ito sa halagang 50 pesos at nakakatuwa dahil meron na po siyang mga ugat dito sa kanyang pinakailalim na bao. Ito siya guys, di ba? So, isa po sa mga bagay na i-share ko sa inyo kung paano siya magiging buenas. Ang buko po ay sumisimbolo ng isang napakagandang oportunidad para sa katuparan ng ating pangarap. Dahil po ang buko po is napakatayog, kahit anong unos, bagyo ang dumating, ay tunay nga naman na talagang matibay po siya. Isa po sa mga dapat natin gawin para mas lalo siyang maging buenas ay ilalagay po natin siya sa isang basyo na may matangkad, malawak na espasyo. Ito po siya guys. So, pumili po ako ng isang basyo na color white dahil match na match po siya. Perfect combination po ang kanyang abundant na color green. Very verdant po ang pinaka dahon or foliage ng ating halaman na coconut na ito. Kumbaga, bumili po ako ng tatlong ganitong container or paso planter sa Lazada for about 280 pesos. And siya. Then gagamit po tayo ng lupa na loam soil ito guys. Loam soil po ito, combination po siya ng carbonized rice hull, IPA. Meron din po siyang vermicast. Meron din po siyang coconut husk. Yung mga parang square po siya. Ayan. Then meron din po tayong yung mga puting marka po. Yung mga puting materials po na inyong nakikita, ito po yung powderized eggshells. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na meron pong itlog, yung pinagbalatan po, yung eggshells po, ay gagawin natin siyang pulbos or ipapowderize po natin. At ito po ang magsisilbing organic fertilizer para sa ating coconut na siyang sumisimbolo ng tree of life, na siyang pampaswerte, pampabuenas, considered lucky charms sa taon ng Wood Dragon 2024. Then, nilagyan ko din po ito ng yung loam soil, garden soil. Meron din po siyang yung coconut, yung pinag-grind po ng coconut, yung maliliit po kasi kaganina rin po is napag-desisyonan ko din pong pumunta doon sa pinaka-bukuhan po at yung pinaka-maliliit na natirang residue, yun po yung nilagay ko dito. Dahil po, isa yun po yun sa nakakatulong para maging buhaghag ang lupa ng ating loam soil na gagamitin po natin. See to it na ang loam soil po is fast draining and absorbing. Dahil kapag hindi po tayo gumamit ng fast draining and absorbing na lupa, ay prone po yun sa water stagnant na siyang nagiging possible cause ng mabilisang pagkabulok ng ugat ng ating coconut tree na ito. And so, kunin na po natin itong ating basyo at lalagyan po natin ito ng lupa. And lagay po natin siya dito. Nakikita niyo po ba? And dito. Lagay po natin siya dito at lagyan din po natin siya ng lupa. And so, kakalahatiin po natin ito. Ayan. Napaka-buenas po kapag meron po kayong ganitong halaman. Ilalagay po natin siya doon sa mismong tumbukan ng east portion, particularly ng northeast portion ng ating bahay. Dahil yun po ang sumisimbolo at nagre-representa ng isang napaka-maalwan
napaka buenas, napaka positive flow of energy. Wag na wag po tayo maglalagay ng mga lucky charms mismo doon sa kanluran dahil yun po ang lubugan ng araw. Ayan na po. Then after po natin siyang mailagay yung lupa, is kukunin po natin yung ating coconut. Ayan. Medyo nalinis ko na po siya. Lalagay po natin siya dito sa loob. Makikita niyo po ba? Ayan siya. Ayan. Dapat po naka... Ayan. Naka... tayo din po yung kanyang ayan. Dapat po erect po siya, upright po yung sibol niya. Then lalagyan po natin siya ulit ng lupa. Ang since mas swerte po ang halaman na ito, para po mas lalo maging swerte pa po is ipandidilig po natin ang mga tubig na galing sa kalikasan, particularly ng tubig ulan or tubig bukal. Magiging mas swerte po, lahat po ng mga galing sa kalikasan or nature ay napaka-buenas po. Situate na kapag umuulan po is maglalaan po tayo ng sapat na oras para po makapag-save, makapag-ipon. Mag-imbak po tayo ng tubig na galing sa ulan. Eh. Then, gently press lamang po para maging intact po ang soil sa ating white pot na ito. Ayan. Ayan siya guys. Di ba nakikita niyo po? Ayan. Okay lang po na lumabas po ang pinakadulo neto para po may hingahan po siya. Ayan. Kung gusto niyo rin po, kung may mga pebbles po kayo, lagyan niyo po siya sa tuktok na ibabaw na lupa. Ayan. Ayan. Then kunin ko lang po yung kunin po natin yung tubig na galing sa ulan po. Ayan. Di ba napakaganda guys? So wait lang po, kunin ko lang po. Ito na po siya. Kung wala pong tubig ulan, might as well na yung mga tubig na galing sa nawasa po is hindi po magandang ipandilig. Might as well po ang pagdidilig para sa ating coconut tree na ito is done every week. Huwag pong labis na tubig ang ipandidilig po natin dahil hindi po yun nagiging maganda para sa ating halaman. Diligan po natin siya. Dahan-dahan po. Once a week po ang pagdidilig. Ayan. Then ilagay po natin to sa mismong harapan na pintuan ng ating bahay para doon pa lamang po is talagang masasala na niya. Good source of ano rin po siya, abundance, considered shield and protector sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda sa ating buhay, pamilya, negosyo. At higit sa lahat po, kapag meron ka neto sa harapan na pintuan or sa mismong tumbukan na pinakamaswerteng lugar, northeast portion ng inyong negosyo, ay tunay na ito po ang magsisilbing lucky charm po. Yes po, lahat po ng mga binabahagi ko ay base lamang po sa aking experience, hindi po ka eksperto sa mga halaman, ngunit patuloy po ako sa pagbabasa, pagsasaliksik, pag-research kung ano mang halaman ang siyang tutulong sa ating buhay, negosyo, pamilya para po maging maalwan, masagana ang buhay sa taon ng Wood Dragon 2024. Ayan siya guys. So, kapag meron po kayong pulang laso, lagyan nyo rin po siya dito sa ilalim na bahagi. Since wala naman po kung laso na kulay pula, might as well po any shades of red, pwede rin po siya. Mas maganda po kasi na meron siyang pulang laso dahil ang pulang laso po ay sumisimbolo po ng karangyaan ng buhay. Since wala po akong laso at meron lang po ako ditong maliit na color pink na tela, yun na po ang ilalagay ko. Ganito po ang paglalagay guys. Ayan. Palibot po natin siya dahan-dahan po. Ganito po. Ayan. Ayan siya guys. Nakikita niyo po ba? Then, papalupot lamang po natin siya. Dahan-dahan po natin itong gawin guys. Ayan. Isa pa po. Pink po to. Wala po kasi ako nabiling laso. Pwede naman po siya. Ayan. Isa pa po.
Napaka-buenas talaga neto, guys. Oops. Medyo naano po siya. Ingat po tayo, ha? Ayan siya, guys. Then, kung may mga pebbles po kayo na pwedeng ilagay sa tuktok na ibabaw po, pwede rin naman po para mas lalo siyang maging lucky charm po. May nabili po ako dito sa Lazada, guys. Kukunin ko lamang po. So, wala pong puti. Kumbaga, mayroon po akong iba't ibang mga pebbles, iba't ibang shades of different colors or hues. Ito yung sinasabi ko, guys. Ayan siya. So, lalagyan po natin siya. So, tanggalin po natin. Ayan. Kunin po natin yung pebbles. Ito siya, guys. Ito yung tsura niya. Then, ganito lamang po ang ilalagay natin. Wag na wag nyo po siyang ilalagay sa direktang sikat ng araw, guys. Ha? Situate ng kailangang this plant can tolerate po yung init po ng 4 to 5 hours lang po. Okay? Mas tatangkad, magkakaroon siya ng maraming supling, suloy kapag sa filtered sunlight po siya. Filtered portion ng ating bahay. Ayan siya, guys. Ayan, dito siya. Lagyan po natin. Ito. Then later po, ipapakita ko po yung ating finished product. Then, kung ayaw nyo po siyang diligan every week, pwede rin po kayong gumamit ng method na misting po. Bumili po tayo ng bottled spray container at lagyan po natin ng alkaline water, yung mineral water po. Kasi po ang mineral water po is napaka-healthy. Alternative lamang po yung kung wala po tayong tubig na bukal or tubig na galing sa ulan, yun po ang alternative na pwede nating ipandilig po. Then, also, kung maghugas po tayo ng bigas, yung hugas-bigas po is napaka-best din po dahil yun po nakakatulong para mas lalong magkaroon na maraming ugat ang ating halaman na ito. Ayan. Kita niyo po ba? Napakaganda po, di ba? Lalagyan na po natin siya lahat. Ayan. Huwag na huwag po kayo magpapawala ng ganitong lucky coconut tree sa inyong bahay, negosyo, workplace dahil ito po ang magsisilbing tagahalta ng buenas para sa katuparan din po ng ating pangarap, maging maalwan ang daloy ng mga biyaya. Ito po ang magsisilbing daan din po para po tulungan tayo na makuha yung mga matutumal na biyaya na siyang ipagpapasalamat natin everyday. Kapag nakuha na po natin ang mga biyaya na iyon, wag na wag po tayong makakalimot na ibahagi iyon sa ating sa mga taong mas nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga may kapansanan, may hirap, yung mga nawawalan ng kumpiyansa sa kanilang sarili, yung mga taong mas kailangan ng ating tulong, especially ng ating pamilya or kamag-anak. Ito na po siya, guys. Papakita ko po. Ayan na po. Ito po yung pinaka-baba niya. Ayan. Pinaka maganda po siya, guys, diba? Ayan. Ayan. Ito yung pinakatuktok na ibabaw niya, guys. Ayan. Pagpasensya niyo po medyo against the light po. Ito na po yung ating finished product, guys. Isa po sa mga lucky charm na magiging sikat sa taon ng 2024. Ingat po tayong lahat, guys, na wise sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan. Ingat po.